how can one stay motivated? Yan, sa kanilang mga regular exercise. Kasi minsan nawawala ng gana, mga tinatamad na. Oo. Gusto na lang kumain. Okay. First way is to always set your why bago ka mag-start pa dun sa program mo or sa workout. So, bakit mo siya ginusto in the first place? Kasi normal naman yung routine mo eh, pero merong nagpaisip sa'yo na kailangan kong mag-exercise. So, ano yun? Merong trigger yun eh. Kailangan mo i-pinpoint yun. Di mo pwedeng sabihin na wala lang, gusto lang mag-exercise. Sino ba gustong magpagod lang nang wala lang? Mm-hmm. Diba? So, pag na-determine mo na ano yung why mo, bakit ko gustong gawin tong program na to, itong weight loss journey na to, kailangan mong tandaan yun palagi. Kasi every time na nawawalan ka ng motivation to work out, babalik ka doon. Nai-remind mo, nga pala, ganito yung naramdaman ko nung time na yon. And another thing is, kailangan mo i-enjoy yung workout na ginagawa mo. Mm-hmm. So, if it's a type of workout na sobrang hate mo siya every time, i-dread mo siya. And tinitingnan mo siya as punishment. So, that's another thing. Wow, may ganun pala. Oo, most people think of exercising as punishment. Na kumain kasi ako ng cake, sige, i-exercise ka lang siya. Kailangan ganito, mabawi. And mahirap kasi yung ganun na mindset na bakit mo gagawin pa ulit-ulit yung punishment for you. Mm-hmm. So, ang nangyayari, kaya tumatagal yung mga tao sa gym, yung mga fitness buffs talaga. Yes, tinitingnan nila yung exercise as a reward. So, that's one key. Para reward naman. Oh. Para ma-motivate ka palagi. So, maski na kumain ka na marami, ito yung reward mo. Parang ganun ba yun? Oo, parang ito yung time ko para sa sarili ko na kapag exercise ako. Hindi siya as a parang kumain ako ng ice cream, ito ang punishment. Oo. Kailangan yung shift sa mindset na ganun. Ang galing ha. Mm. So parang mas maganda pala isipin, mas positive yung you will reward yourself and your body. Parang exercise, ano yun eh, form of self-care for you sa body mo. Exercise, mas lumalakas ako. Mm-mm. Mas madami ako energy after ko mag-exercise na to, mas maganda yung mood ko. Yes, mas maganda nga yung focus nila. Uh-oh. Sabi ng mga nag-exercise, mas focus daw sila after nila mag-gym, mas relax yung mind. Yes, correct. So parang nade-declutter din yung kung ano-ano yung mga cobweb sa utak, yung mga negative, yung mga barites at kung ano-ano. Tabi lahat yan. Oh. So yun pala yun, it's better to parang look at it sa mindset mo na reward yourself with an exercise even after eating some food na medyo napasobra, mga ganyan. Alright. So okay. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku! Ang dami nang namamatay sa maling akala! Eksperto dapat ang pinakikinggan mo! Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health, programang malaking help sa health kasama sina Maru Pahati Sarne at si Braggy Braganza, kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ DOH Department of Health, Monday to Friday 1 p.m.